Mga katropa, samahan kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay sa asenso, tagumpay, hinagpis, tuwa, ilan lamang sa pagsasarawan ng mga kapatid nating overseas Filipino workers. Di tamang sa palatuntunang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Tumutok at matuto dito lamang sa inyong himpilan ng Katropa Radio. DWWD, Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. Siyempre, ang ating magaling na life coach, international, batang-bata, the youngest, Miss Money Magnet, Jeline Valenzuela. Ayan, magiga muna sa ating mga nakikinig. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig at nanonood sa ating virtual TV ba tayo ngayon? Sa ating DWDD 1134 kHz. Mapapanood at mapapakinggan niyo po kami tuwing araw ng Miyerkules alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, marami po kasi sa ating mga kababayan at sa ating mga OFW, mga kasundaluhan at kapulisan na naka-assign sa iba't ibang panig ng Pilipinas kung tayo ay umiikot, saan daw tayo mapapanood. Ayan po. At sa ating Facebook Live, ang Buhay OFW ngayon. Bati-bati po tayo mula Luzon, Visayas, Mindanao, Baguio, Kalinga, Antipolo, Olongga po, Cebu, Bohol, Agusan, Davao, Malaysia, Cambodia, and Czech Republic, may nanonood na sa atin, taga-Jeddah, Middle East. Maraming salamat po sa inyong panonood sa amin tuwing araw ng Biyernes at Miyerkules. Okay, at siyempre, bago tayo magsimula, bati atin muna imbitahan ang ating mga nakikinig sa magaganap po na National Science and Technology Week ng DOST. Iniimbitahan po natin ating mga kababayan na kayo po ay umaten ng malaman at makita nyo ang mga ginagawa ng ating DOST. Pakinggan muna natin ang ilang imbitasyon. Pakinggan nyo ang imbitasyon ng Department of Science and Technology. Huwag nyo kakalimutan na hindi pumunta niya. Libre po yan. Marami kayong matututunan. Lalo na po yung ating mga negosyante na mga maliliit nagsisimula pa lang. Kayo po ay gagabayan ng DOST para kayo maging successful. Ayan, okay. Sa ating partner, ano ba yung ating... Tama yan. Umatin kayo sa mga training programs. Hindi lang sa... Kahit sa mga estudyante ko no, na pinapa-coach, ito ay isang magandang tulong para sa ating mga kababayan, ang mga programa ng DOST. So, lahat po yan, lalo na po doon sa ating mga OFW na umuwi ngayon, tayo ay nangangailangan ng ating pangkabuhayan. So kung hindi na kayo babalik sa ibang bansa, may mga programa ang ating DOST, hindi po ba Tita Terry? And oo nga po pala, merong humihingi sa atin ng tulong na OFW. Sino ba yon?
Pa-comment na lang po pala dito kasi nung nakarang araw pa ito humihingi ng tulong sa atin sa ating DWDD na-remove daw po yung ating show. Ano ba? Ngayon? Hindi. Wednesday talaga tayo. Hindi. Dito, ngayon, yung live po daw po natin is na-remove. So, hindi ko alam. May, hindi raw po nila napapanood. Ah, ano kasi yung ating page. Ayan. Medyo... Okay, yung page po namin ay nagkaroon ng technical problems. So, pwede nyo po itong mapapanood muna for the meantime sa aking Facebook live at saka sa live ni Tita Terry. And mapapanood nyo po siya sa DWDD 1134 kHz Wednesday. Yes, yes. Okay, so sa ating mga, meron po kasi dito yung humihingi ng tulong na ang kanyang, unahin po muna natin to, no? Relatives na nasa Saudi, wala daw pong balita na online, galing na raw sila sa OWA Caraga, and then nag-file na raw sila ng endorsement doon going to Jeddah OWA. Pero after first week daw po, ang update, pero ang time na tinatawagan daw po yung kamag-anak nila, ang sumagot daw po yata ay ang Arabo, no? Doon sa kanyang cellphone. Tapos may babae daw po na umiiyak. Tapos na-block na hanggang sa block ng Arabo number. Hanggang na-block na daw yung number. So yan, pa-send, pa-comment na lang po ng pangalan ng inyong details. Kapamilya. Opo. Pa-comment na lang po ng pangalan ng inyong kapamilya dito sa aming show and para makita po ito ng ating mga ano mga kababayan sa ibang bansa, no, at maipadala po natin ang information na ito para matulungan at mahanap yung inyong kapamilya. Yes, isend nila yung mga detalye bukod sa ipapasa natin yan sa ating bantay at kasangga ng OFW, apat na sulok ng mundo yan, ang mga chapter, kung saan tumutulong sila sa mga Pilipino nandyan na nagpo-problema. Ngayon, dito naman sa Pilipinas, pag ang problem nyo ay OWA, meron tayong kaibigan yan. Siyempre, si Doc Chi umanda. Hello, Doc Chi! Supportado ka yan. Ayan. Pwede po ba patigil muna ng pagko-comment kasi tumutunog po sa akin. Nagre-reflect ba dito sa ano? Hindi po eh kasi nasa ano, pag tinanggal ko nakamute kasi tayo. Sige. So, ayan, ang dami pong message, private, manood na lang po muna tayo for the meantime. Ano po? All right. So, ano nga ba ang ating topic for today? How are you, Tita Terry? Anyway, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Eh, alam mo. Hey, Tita Terry Alpha, 18 years old na po siya ngayon. Uy, pasensya na po kayo. At sa totoo lang, wala man ako talagang celebration ng aking party. Nagda-thank you lang po ako doon sa aking mga batchmate na makukulit. Na sila mismo yung nagdala ng kakainin namin kahapon. Actually, ako yung kulang dun eh. Hindi talaga kulang kasi ako ay naka-fasting po ng 7 days. Ano, nakakulong po ako. Hindi ka pwedeng kumain. Ay, hindi pwedeng kumain. Pwede akong kumain. Kaya kayo pwede ba? Huwag kayo magpapadala ng mga pagkain. After 7 days pa po kasi ako pwedeng kumain. So, yun. Naghahanda tayo ng isang magandang energy. Okay, bago lahat eh. Thank you so much sa ating batchmate, ano, Serious Mania Senior High School, sa inyo pong effort na mapasaya ang aking birthday kahapon na. Siyempre sa pangunguna po ng ating mga kaibigan na hindi ko na kayo isa-isa, baka may malimutan ako magtampo. Basta kayo yun, hindi ko kayo kalilimutan. Thank you, and the family, thank you po sa aking mga kids. Ang ganda po ng birthday gift nila sa akin. Talaga, nakakita ka na ba noon, partner? Yung birthday gift nila sa akin, dinideliver na lang yung cake. Pag ninipan mo yung kikihilahin mo, daming kas. Ay, sarap! Sana all! Tapos yung bawat isang ano, no? Tapos nagwo 1 million hanggang pahaba ng pahaba. Sana nga, maabot ng gano'n. Parang gusto ko yan. Parang gusto ko sabihin sa tatay ko, yun na lang ang regalo mo sa akin, no? Oo, diba? Oh. Kesa na makuha, ano yung mga gamit na binibigay. Ang problema po kasi sa akin, hindi ako pwede mag-celebrate ng birthday. Bakit? Dahil ayun daw po sa paniniwala, ang pag-celebrate ng aking birthday, parang isang ano, parang ito ay ang pag-aabang ng mga negative energy na kung saan kailan ako isisilang. So, dapat daw pinapalipas. Kaya ako napapansin hindi nyo. Hindi sa birthday mo? Hindi talaga ako nagsiselebrate ng birthday. Para ba sa lahat dyan? O sa'yo lang? I don't know. Siguro sa akin lang. May rule kasi sa akin.
Kala ko kami rin, hindi na namin tatapat sa araw. Kasi ano, may meron daw right time para kung kailan ako magsi-celebrate ng aking birthday. Ah, yun talaga? Po. Kapag na-fulfill ko na daw po yung aking mga duties and responsibility, and kapag ako ay nakaposisyon na talaga ng tama, doon ako ay magsi-celebrate. Kasi ibig sabihin daw po, handa ko nang suungin yung mga dark energy na mag-a-attack sa akin. So yun, parang alam nyo na, hindi po ako normal, ako po ay isang abnormal. Alam nyo na yung ano, pag tinawag ng mga energy, ano yung pinagsasabi ng mga to? Alright, speaking of energy, tayo ay mag-a-advance ngayon, Tita Terry, no? Tayo ay mag-a-advance ng 2022. Welcome to the year of the tiger. Ang pagsasanib ng tigre tiger! At ng... Alam po ko sa yeah, yan ah. 2022 is year of the tiger. Ano? Ito ay ang tinatawag na water tiger. So, hindi pa man po December at hindi pa man po New Year, atin na itong tatalakayin. Pero ang ating tatalakayin is regarding sa year of the tiger na it will represent, di ba? Meron nga tayong sinasabi na yung yin-yang na tinatawag. But year of 2022 is a yang. It means it's a positive. Kasi 2021 natin ay puno ng dalamhati, pighati, pasakit, at iyak. So, ang ating 2021, nandyan ang maraming namatay, maraming souls, ang maraming mga kaluluwa ang nawala, naligaw, nagkaroon tayo ng pandemic, at kung ano-ano pa. Pero ngayong 2022, ito ay ang tinatawag na yang. Kasi ngayong 2021 is the yen. Alright? So, marami sa atin ang nagtatanong, ano ba ang napakaswerteng kulay sa panahon ng 2022? Dahil ako ngayon ay naghahanda na, no? Sa dami na ng order ng mga lucky charm sa atin, buong mundo po, ang 15 countries po ang aking sinusuplayan, kaya kalma lang po kayo, no? Isa lang ang kalaban. So, yan. Ang positive or yang, ito ay ang tinatawag na polarities, na ang kanyang element ay tinatawag na fire and air sign. So, yan. Ito ay ang hangin at ang apoy. Kaya yon, pwede tayong lumipad. Nako, mas marami siguro travel, maraming travel siguro mangyayari sa atin ngayong taon, ano? Pero maganda rin ang mga negosyo na involved na merong apoy at ang mga negosyo na merong involved na air. Actually, yung mga air balloon, yung mga flying kites na yan and everything, meron tayo yung mga toys na pinapalipad iyan. Magaganda yan sa taong 2020. Saranggola? Oo. Ano na, no? Parang ano na, binabagong taon na natin, nag-advance si Miss Money Magnet. Kasi baka magkaroon po ako ng training, so mas maganda po na i-ready na natin ang ating mga kababayan at sa lahat po ng ating mga nanonood. Hello dyan sa mga tagapatungan, sa ating mga kapulisan, kasundaluhan, maraming salamat sa inyong panonood. And dito po, sa taon ng 2022, meron tayong mga tinatawag na mga swerteng mga kulay. Yan. Yan. Dahil tayo po ay nag-aaway-away at naglalaban-laban sa inyong politika, sa inyong mga politiko, tayo ay nanadamay. Dahil ano? Kulay, eh, no? Nadamay ang kulay. Eh, oo. Dahil sa kulay, nag-aaway-away kayo. Tayo ay hindi dapat nag-aaway-away sa panahon ng eleksyon, mga kababayan. Ano? Sa anumang panig ng mundo, tayo ay nagsisigawan ng tungkol sa ating mga politiko. O sige, hindi na ako magme-mention ng kahit sinong politiko kasi mati-technical na naman kami. Okay, hindi natin pinag-aawayan ang politika. In the first place, hindi natin kilala ang mga taong ito. Nagkataon na sila ay nasa social media at sila ay merong nakaraan na liderato. Pero alam naman natin kung sino yung sinisigaw ng ating mga damdamin, pero hindi po dapat natin sirain ang ating pagkakaibigan sa ngalan ng politika. Kasi end of the day, ang mga politiko, pag tumakbo yan, magkakaaway yan, magkakatunggali yan. Pero end of the day, magkakaibigan yan. Yes. Tatandaan po natin. Correct. Ha? Ito ay tuwad baliktad lang. Yan and yang lang yan. Ngayon, okay ka. Bukas magkaaway kayo. Bukas ulit maging patina kayo. Ganun lang yan eh. Parang pag-ibig lang yan. Parang relationship.
Ngayon, mag-aaway kayo, mamaya aamuhin ka na, bati na kayo ulit. Di ba? Ganun lang yun. So, ang mahalaga sa atin ay ang taong mamumuno sa ating bansa, na kayang pamunuan ang bansa at may pagmamahal sa ating bansa. Yes. Yan lamang, huwag po tayo padadala sa mga bugso ng damdamin, huwag tayo mag-away-away. At huwag niyo po kaming idadamay dito dahil hindi po ako kasali dyan. Ha? Kasi ako, kung sino man po yung gusto ko, ako may sarili din po akong pag-iisip kung sino po yung iboboto ko. Hindi po ba? At ako po ay isang foreigner, so wag po kayong umasa. Pero mag-i-endorse po ako. Alright, so patungo tayo ngayon. Sakto, no? Sino-sino nga ba, ano-ano nga ba ang mga kulay ng ating mga politiko? Nakikita ko, merong blue, merong puti, merong pink, merong green, merong pula. Merong yellow. Oh, sakto. Pero and red. And red. Yes, ang red is the most powerful and stronger. Okay. So, actually, sa panahon ng Year of the Tiger, ha, ang ayon sa aking source, dahil kami pong mga energy masters, kami ay may mga advanced training and informations na inaalam. Taon-taon po yan. So, ngayon, dahil po sa ngalan kami ay nagpo-feng shui na tinatawag, tatandaan po natin ulit. Ang feng shui ay hindi basihan para ikaw ay swertehen. Tatandaan po natin. Ang feng shui ay flow of energy na tinatawag, hindi pampaswerte. Kaya ang tao si swertehen dahil nagkakaroon ng isang magandang enerhiya na papasok sa ating mga pamamahay, sa ating negosyo at sa ating pagkatao. And then sa life naman natin, tayo ay gumagawa ng isang pattern sa ating mga chakras kung paano natin ito ma-energize. Ngayon, ang topic natin for today is magiging part siya ng feng shui. Okay, napapanood tayo ngayon sa Romania. Thank you for watching. Alright, so hindi raw nila napapanood Tita Terry yung ano. Oh yeah, may nanonood naman ha. Yung ating live ng page, medyo ano yun. Hindi raw nila makita. Wala bang live? Naka-live po kami. Paano ba to, Tita yes, Terry? Yes, Wednesday, 6 to 7 po, itong program. Okay, so Wednesday na lang daw po. Ito, Wednesday. Araw ng Miyerkules, mapapanood niyo po uli kami sa pasensya na talaga, guys. Ayan, nadami nag-aabang ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Alright, so, yun nga po, ang color red. Ito ay ang tinatawag na isa sa strongest color. Red pagdating is the strongest color. Okay. Pagdating sa feng shui. Mm-hmm. Pagdating sa feng shui. So, sa year 2022, sa year of the tiger, ng positive yang, ng symbol ng fire and air, ang red ay isa sa pinaka-strongest color na magdadala ng prosperity, wellness, and luck para sa atin. So, napakaswerte daw nito kung sino man yung kulay pula. O, ayan, alam nyo na. Ha, mga kababayan, tayo ay hindi nag-i-endorse dito, pero ang sinasabi ko lang, ito ay makakatulong sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. So, paghahandaan nyo, di ba, pagpasok ng taon, di ba, sumusuot tayo ng mga kulay ng damit. Yan ang inaabangan nyo sa aking mga live all the time, eh. So, pag ngayon, pagpasok ng taon, kung ano yung susuot para sa yes. Sabihin yung taon, di ba? Yes. I think last year blue. Blue, green and yellow. Oo. So nag-blue okay. Kami last year. Oo. Kami sa bahay ay naka-green at saka naka-yellow. And it's very good luck nga naman talaga sa totoo lang. Sobrang ang daming blessing na dumating sa akin sa kahit na pandemic, hindi umuubra sa akin yung pandemic sa totoo lang. Yes. Patuloy kami. Kahit tayo, Tita Terry, di ba, sa Buhay OFW, mas lalong napasigla yung ating show. Mas lalo tayong naging successful. Mas marami tayong na-reach at marami tayong mga kababayan ang natulungan sa iba't ibang bansa. Marami tayong natulungan ng mga kababayan natin na napahamak sa abroad. Sila ay nakauwi na ngayon. And congratulations. Okay. So, yan daw ang red. Ang red daw ay nagpo-provide. Pagdating daw eto, Tita Terry, pagdating sa leadership, ang red ay providing high-performing and exciting and inspiring. Wow. So, kung tayo daw, halimbawa,
kung sa sales, no, sa mga sales, kasi ako ay galing sa sales, no, sa real estate or any network. The symbol of good productive team is color red for the year 2022. So ngayon, kahit halimbawa, eto rin ah, ang mga logo ng inyong mga kumpanya kung gusto nyong gawin, eto ay maganda rin. So ito ay malaking tulong ang color red kasi ito ay magbibigay ng isang abundance for the year of 2022. So yun. Kaya sa inyong siguro sa mga politiko na sumusuot ng kulay pula, medyo ano talaga ito. Mukhang maglilid talaga ito. No, yung mga kulay na to. All right, I will mention. Pero guys ha, alam nyo, nag-aaway-away kayo yung dilawan, o pula, o green, o blue, o puti. Actually, lahat ito ay magagandang kulay. Like pink. Oo. I love pink, no? Ako din naman, Tita Terry. Love ba? Pink is love. Of course. Girls are, ano, are pink talaga. Pink is bringing more on love. Okay, sa mga babae na halimbawa, they're seeking and looking for love, they should wear pink. Yeah. Pero ako kasi, I'm always wearing black. Oo nga. Pansin ko. Napansin nyo, I'm always wearing black or I'm wearing red, I'm wearing white. Simple lang and just plain. I'm not a very... Na, bakit black lagi mo sinusuot? Yes, bakit? Pampaisilim. No, I'm already slim. Oo nga. Maliit na po talaga. Ano po, ang black kasi para sa mga nag-energy. Eto ha, masama ang paningin ng mga tao pagdating sa color black. But color black, it's a symbol of ano to eh. Status, no? Pag nasa Europe area ka, pag nasa Europe country ka, wearing a black, it's a symbol of status to. Eto yung nasa Altad di Carabao ka, no? Altad di Social ka, if you're wearing black. Kasi ito ay, you can combine to anything, any colors. You can suit on it. It's a personality. And black, it's a strong personality that it represents the power also. Kung, for your information, black is a lucky color for the 2022. Wow! Yes. Pero ano, so, ah, di ba sabi pag black daw, nagluluksa? No. Maraming nagluluksa, they're wearing white. Oo nga, dapat they're wearing lavender. Diba? Kasi you're bringing your soul, your loved ones to light. If dark, it is a sadness, no? Yes. It's a symbol of sadness. Dapat white, or dapat white, light. Kapag merong namamatay, you should wear light color, not the dark ngayon, color. Pero nung araw, 'di ba? Nung araw, mga panahon na lolo at lola natin, talagang black talaga 'yung sinusuot. Pero ngayon pansin ko, ano na siya, white na siya. Oo. Kasi ang okay lang yung... Ayan, hello sa ating mga taga-Malaysia. Ayan, nanonood. Ano po sila? Ang dami nagtatanong na saan daw po yung live natin. So, Wednesday nyo na lang po panoorin. Alright, so ito po. Ipasa natin yung link sa Wednesday. Oo. So, ang black is ano? Is represent for career advancement and to soar high. So, yun ang ibig sabihin ng black color. So, maganda rin po ang black. Sa mga tao na nag-gustong, halimbawa, ma-promote, magkaroon ng isang magandang career for 2022, eto, napakaganda nitong color na to. Diba nga, sa mga executive, ano natin, black lagi ang sinusuot. Sa mga corporate meetings natin, lagi tayong naka-black executive suit. Katulad nito, nasa aking likod. So, yan. I love black. And black also, based from the dimensional, eto ay nagpo-protekta sa ating energy. So, hindi ka basta-basta malalapitan ng any darkness kasi ang color mo ay nag-blend sa kanila. So, hindi daw nila ito nakikita. And makikita nila, you are the same as them. Speaking of Soul's Day. Alam niyo po ba na ang Soul's Day, kaya nagkakaroon tayo ng mga make-up, no? Ng mga ghosts during the, ano, yung araw ng mga patay, nung araw ng mga patay. Kasi, yeah, bakit nagkaroon tayo ng Halloween? Kasi according to Greek pala, during the time, ang mga ghost ay lumalabas during araw ng mga patay. Pero para hindi daw po tayo makain ng mga ghost na yon, so naginawa ng mga tao at ng simbahan ay nag-costume sila na katulad ng mga ghost.
Kaya para hindi sila madamay o kainin ng mga ghost. Ayun. Diba? Kasi during the time daw po, kahit daw po yung mga patay ay pinapalitan ng kaluluwa, ang katawan nila at kinakain pala ng mga ghost that time. So para hindi daw tayo kainin, kailangan natin i-replicate yung pagmumukha ng mga ghost para hindi nila tayo lapitan. Ayun. So ganun din ang pagsusuot ng color black. Para hindi ka lapitan ng mga dark energies, kailangan mo, katulad sa amin, pag lumalabas, lagi talaga kaming may mga black or meron kaming we are wearing some protections para hindi ka ma-attach doon sa mga dark energies. Sabihin ganun, black pa lang dapat kasi di ba naging kasabihan na red daw, wear red daw pa hindi ka daw lapitan ng mga Ang red kasi is a symbol of katulad yan sa mga royalties and the blood. Okay. So, ang kakaharapin mo ay vampire, siguro kailangan mo magsuot ng red. But then, for this is based from my own research, and my own experience. Kasi if I'm wearing black talaga, I'm still okay for the whole day. I'm still fine. Pero if I'm wearing other colors na wala akong combination sa black all the time, parang ang sobrang hina ng energy ko pag uwi. So, parang na-absorb ko lahat ng negative energy ng mga tao. So, yun. Ganun. And next color. Next color, Tita Terry, is color green. O, ayan. Ang basa ko dyan is money. Yeah. Diba sinasabi ko nga lagi, the color of the heart is green. So, ngayon, green is for 2022 is a money in abundance. It represents water. So, the water element, which is equals to money. So, ayan. So, eto na, ngayong 2022, eto daw po yung araw, eto yung year na kung saan papasok na yung mas maraming financial abundance sa atin. Kasi after sorrow daw, after death, happiness na. So, the representation of green, and base, pagdating sa money ha, pagdating sa money magnet, ang green, it represent water element. Yun. So, sa year of the tiger, ayan, mas masarap siguro at mas maganda siguro kapag tayo ay nagiging negative na or mahina yung ating mga energy, tayo na ay pumunta sa tubig at tayo ay lumutang-lutang doon. So, it's part of our cleansing. Kaya kung napapansin nyo, lagi ako nagwa-water therapy, lagi ako nagwa-water tai chi. Para ma-balance natin yung fire, yung wind, yung wood, earth, and water. So, para ang flow of your energy ay nababalance. So, still the yin-yang. Pero, hindi rin maganda na puro positive-positive ka na lang na wala namang nagiging negative. Kasi hindi tayo natututo kung tayo ay laging positive. Ang positive is an equivalent of happiness, which is good. But we turn up to become stronger if we have some yin in our life, in our body. Alright. So, yun nga. Green is connected to heart chakra, which is often surprise people. This chakra is mostly blocked by pain or trauma, flows. Ito yung flow of energy na tayo ay nagre-receive ng love and inner peace, forgiveness and compassion. So, yan. Dapat yung heart natin, laging talaga yan, laging free. Huwag nating i-block. Kasi pag nabablock ito, lahat, ang puso kasi, bakit kaya? Kapag ang puso ng tao nabablock or nagiging negative, naaapektuhan lahat ng concept ng buong katawan. Nagiging masakit yung katawan mo, yung ulo mo, nagiging magagalitin ka, ina-attract mo lahat ng negative, yung puso mo, pag malungkot, malungkot lahat. Walang pumapasok na pera. So, yan ang dapat nating iwasan. Kaya kung gusto nyong maging maaliwalas ang inyong buhay, pag nalulungkot kayo, punta kayo sa tabing dagat. Mag-ano kayo doon? Mag-unwind kayo. Punta kayo sa Dolomite. Oo. Pero eto may sekreto din ako, no? Kapag hindi na maganda ang iyong pakiramdam, uminom ka lang ng tubig na merong rock salt. Yun. Makaka-relax yun. Kasi 75% of our body is content of water. And water, it makes you relax. No? Dinadiluted everything what's inside of your body. Alright? So, yan.
Yes. Maraming nagme-message sa atin. Naliligaw sila. Naliligaw sila. Wala sila. Yung mga followers natin yan ng ano eh, ng page ng Buhay or Dumb. Wala daw silang makita, so hindi ko po alam. Ayun, sana swertehin ni Papa. Wala po silang napapanood. Bakit gano'n? Kasi nga, yung ating page is under maintenance. Oo, hindi ba naka-public yung wall mo, Tita Terry? Or yung kaida na lang siguro? Sa kaida na lang siguro? Binasa ko na sa'yo. Binasa niya. Yung link. Binasa niya na po ba? Kaya pwede mo nang buksan yan. Yun nga po, nabuksan ko naman siya, pero si... yun nga po, inano ko na siya, sinend ko na siya. Ay, ang gulo. Sorry. Sige, basta manood na lang kayo. Sa... Opo, manood. Kasi alam mo, parang di sila maano, i-likes and share, follow niyo po ang page ng Katropa, DWWD Radio. Opo, opo. Opo, kami ay bahagi ng kapamilya ng DWDD 1130. Katropa po tayo, lahat ng mga katropa dyan. Alright, so yan. Sa dami ng ating mga katropa na, no? Yun. Kaya, ayan, please like and share the WDD. Yun na, napag-usapan kanina na ang sabi nga namin ni Sir Glenn na may ang DWDD ay mas mapalawak ang ating ang ating network. Tayo ay maging national kasi sa totoo lang, iba po kasi ang network na kung saan nagsasabi ng tama at katotohanan at nagbibigay ng tamang impormasyon. Tayo po dito sa ating, kahit sa ating programa, ang Buhay OFW ngayon, marami na po tayong mga natutulungan at nababago ang buhay sa simpleng feng shui na tinatawag at simpleng advice natin dito sa ating programa. Marami po tayong natutulungan ng mga kababayan na nagbabago ang kanilang buhay. Ever since talaga, talagang sa pagtulong ng ating Katropa Radio ng Armed Forces. Yan. Yes. Talagang dito na tayo tinubuan ng ugat-ugat. Nako, Tita Terry, baka dito na rin ako tubuan ng ugat, ha? Dito na tayo lumot. baka dito na rin ako makapag-asawa. Hindi natin alam. Baka mamaya, baka maraming mga nanonood na mga katropa dyan. Oo, single. Mingle and available, ready to mingle. Joke lang po yan. So, meron tayong, 10 minutes? Alright. Meron pa tayong isang kulay pa. Huwag niyo naman kalimutan. Meron tayong tinatawag na isa rin sa ating maswerte sa, dahil ang tiger is a black and yellow. Tama po ba? Black and yellow. Yes. So, but the symbol of maswerteng kulay sa panahon ng 2022 ay ang yellow royal. Yon. So, ito yung mga ginagamit ng mga emperor na damit, no? Ito yung color na ginagamit ng mga royalty. So, ang yellow, it is brings you a confident and alive, which is related ito sa ating inner power. So, yung inner power na tinatawag natin, ito yung pagde-develop ng ating mga chakras within us. So, mula sa ating root hanggang sa ating crown chakra, ang yellow ay nagsisimbol na kung saan mas mapapalakas nyo ang inyong energy kapag ito ay meron kayong tinatawag na yellow royal. Gold is the good thing for 2022. So, kung meron tayong mga bracelet na gold or earrings or jewelry na gold, it will collide with the red color. So, yan. Kaya nga, ngayong marami tayo dito mga ginagawa ng mga designs, Ang ating mga designs in advance na ay ginagawa na natin for our 2022 lucky colors. And naway, kahit sa ating mga bahay, no, magagamit natin itong mga kulay na to, yung flow of energy sa loob ng bahay or sa mga business, ito ay mga magagandang color na kailangan ng paghandaan. Mas maganda po kasi na-discuss na natin to ng mas maaga, parang ating mga kababayan ay makapag-prepare. Kasi pag ganyan, di ba, nagko-construct, nag-design,
sa Chinese kasi, pagdating ng February, bago mag-Chinese New Year, nag-design talaga yan. Babaguhin talaga lahat yan eh. So, tatapon nila yung mga luma. Papalitan nila ng bago, di ba? Sana all mayaman. Di ba? Eh, tayo, kung ano yung mapuprovide natin na pwede natin i-redesign sa loob ng ating bahay, we can do that. So, maraming mga bagay na simple nating ipalit-palit para magkaroon ng magandang flow of energy ang loob ng ating bahay or ng ating negosyo. Ayan po. Meron pa tayong ilang minutes. So, yan. Yes. Meron pa tayong 544. walang kabisihan yung ating live ngayon dahil hindi po nila napapanood. So hindi ko po alam. Block po yung nandito na naka-share sa akin is hindi daw po nila mabuksan ni Kateri. Okay, so mapapanood nyo na lamang po ito sa araw ng Miyerkules, Wednesday, 6 to 7 o'clock, 11:34 kHz ng DWDB. Maraming salamat po. Naway, meron na naman po kaming naibigay sa inyo ng mga informasyon na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Yes, meron pa naman tayong 10 minutes. meron pa tayong 10 minutes. Para i-discuss yung, meron ka pang nalimutan na kulay, pink. Yung pink kasi yun na Tita Terry sinasabi ko sa iyo, 'di ba? Hindi ito, wala tayo dito sa pangangampanya ng politika. Ang pink is magandang kulay din po 'yan. Di ba kulay pink ang cancer awareness? Oo. Actually ginawa nila 'yon kasi mostly nang nagkakaroon ng mga cancers are females. Kasi ang mga female are very emotional yan eh, very weak. No, ang mga babae konting kibot dinaramdam natin yung mga sakit. Pero there is a positive and a negative about it. Kasi pink is a sign of love and pink is a symbol of some signs of sickness. Yes. So which is ito ay nagsisimbolo kaya nila ito ginagawa na naging symbol ng mga may sakit. Kasi dahil ito ay maaliwalas in between the light colors and the red. They're trying to make somebody to be stronger. So, kinukumbay nila ang puti at ang pula. So, ito ay nagkakaroon ng at least light of purification. The same time, nagkakaroon ng isang fighting spirit to be strong. But end of the day, the symbol of pink is a feminism. So, which is... Diba, pink, sabi mo, pink is a symbol of love. At saka yung nga, yung may mga a sickness din dahil nga ginagamit sa ano, no? Pero, ibig sabihin yan, hindi siya strong, soft siya. Soft. Kasi it's feminism eh. It's a female. Although so many women, no? Are very strong, especially. In the Philippines, we have lots of leaders who are women. Yes. Diba? It's a symbol of ano, Hindi naman siya ganun na weak. It's a symbol of some sickness. Yun ang ginagamit nila. Kasi, kaya nila ginagawa to para there is a light in between trying to be strong and same time, it's a purification of one's energy. So, nagkakaroon ng white and a red. So, pinag-combine ito, pinaghalo. Pero, ang talagang color ng pink, ang pink ay if you are seeking for love, ito yung nag-a-attract. Okay. You are attracting love if you have the pink color. Wow. So, yes. So, kung gusto nyo ng pag-ibig, pero ako, ang problema kasi, hindi naman ako, hindi ako sumusuot ng pink, kaya siguro hindi. Makapagsuot na ng pink. Pero it's not my color kasi eh. Kasi meron tayong mga assigned colors. Actually, I'm wearing ruby all the time. Okay, red is a red ruby, no? So there are kinds of ruby din. Ayan. Sa mga susunod po nating mga show, pwede ko po itong i-discuss. Yung different stones na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan for the next 2022. Madami kasi yung kababayan, ha? Nagtatabi ng mga iba't ibang stones, diba? Yes, nagkakaroon sila ng mga bracelets. Actually, Tita Terry, ang meaning niyan, diba?
Oo, may mga meaning po ito. Ang bawat stones, ang pearl, kung saan manggaling sa dagat, galing man sa kabundukan, sa ilalim ng kuweba, lahat ng ito ay may kanya-kanyang meaning. And even kahit yung mga rubies po natin, may mga history po ito kung bakit ang mga royal sumusuot ng ruby, bakit sila ay sumusuot ng mga Aphrodite colors, mga ganon. So yan po sa mga susunod nating mga shows, kaya patuloy na manood ng Ang Buhay OFW ngayon at iba pa. Hindi lang po tayo dito nagdi-discuss tungkol sa mga sundalo, pulis, at kung at sa mga OFW natin, but nagtumutulong at nagbibigay rin tayo ng mga informasyon sa kabuhayan, negosyo, pag-ibig, pampaswerte sa ating mga kababayan. Hindi lang sa ating mga kababayan, but kahit sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po ay napapanood. Yun nga lang, wala tayong translator, no? So, feeling ko sa ano, sa ibang network kasi, meron yata silang translator sound. Okay, kaya lang, minsan, pag siya yung sumusulat, minsan, mali yung nakatranslate sa sila. Yun nga, mali. May mga words kasi tayo na walang... Sa YouTube, yes. Napapanood ko yan. Anyway... Oo. Partner, bago tayo ano na magpaalam, meron lang ako tanong sa iyo. May meaning ba? Kasi 'di ba, nakikita mo ako, may suot ako lagi nung 18 karat gold, 18 karats gold na may three colors of gold, white, gold and light. Ano, din three colors pero gold siya. Nawala siya nung dumalaw kami to sa ano sa sementeryo, nawala sa aliig ko. Ano kaya yun? May anong ibig sabihin nun? Misa minibis ko, sana'y nakakuha nito, eh makatulong sa kanya. Ganun, misa na ano ko yun. Ano? Minsan po ganito, ang mga jewelries daw po natin is a symbol of energy, no? Ang mga jewelry natin ay naka-attach yan sa ating katawan na kung saan ito yung nag-hold ng flow of our energy sa ating body. Ngayon, ang mga flows of energy na ito, halimbawa, kahit po yung necklace, bracelet, kapag ito po ay naputol, marami po nagsasabi, ano? Kapag naputol ay malas. No. Kasi ang aking dinidesign ng mga jewelry, ng mga numerology, kapag ito ay naputol, ito ay tinatawag na pinuputol ang iyong karmic. No. Kapag ang iyong karmic, may maraming, kasi daw itong mga jewelry na ito, sila yung nagpo-protect sa atin, sila yung nag-a-absorb ng mga energies na papasok at lalabas sa atin. Sila yung nagko-control. Ngayon, kapag ang iyong jewelry ay sobra ng nakakapit ng maraming negative, ito ay napuputol. Ngayon, kapag ito ay naputol, huwag daw po tayong malulungkot. Kasi ibig sabihin, pinuputol lamang nila ang paparating na malas. Eh, paano kung ano, hindi ko lang siya ganong nalak? Parang tingin ko ganon. Nung hindi mo siya nalak. O, nagpamasad sa ako, tinanggal ko. Nung binalik ko, nagmamadali ako. Hindi siguro siya nag-abot. Kaya nung ano, nalalag. Pero minsan daw po, whatever you lose, something is coming along the way. Ganun po yun. Kapag may bagay na nawawala sa atin, huwag daw po tayong malulungkot kasi may kapalit ito na maganda. And as a life coach, no, for how many years? For more than 10 years na akong nagla-life coaching. To be honest po, it's proven and tested all the time. Tuwing may nawawala at may napuputol talaga sa akin, dati, Tita Terry, lalo na yung mga mahalagang bagay na bigay sa'yo ng nanay mo, ng lola mo, sobrang iiyakan mo daw po yun. Pero yun pala, ang servisyo naman ngayon, yun ay nagprotekta na sa iyo ng napakahabang panahon. At ang mga bagay na ito ay nagpapahinga din. At saka meron nga po ako eh, yung mga ginagawa kong bracelet. Yung mga tao, tuwing sinusuot nila yon, lagi silang siniswerte. Tapos yung iba, nung naputol, mas lalo silang siniswerte. Yun! Sabi ko, oo. Naputol na yung swerte, ano? Oo. Ang iba natatakot kasi, naku, mamalasin ako kasi naputol. Mali po. Huwag po nating ilalagay sa ating isip ang mga ganong bagay. Kasi kapag tayo ay napuputulan ng isang, parang ganito lang po yun eh. Isang pabigat sa ating buhay ang nawawala. At yun ay pinapalitan ng mas maraming swerte. Kaya huwag po tayong matatakot. Sa totoo lang po, sa dami-dami na ng jewelry ko na nawala, naputol, alam niyo po kung re-reviewin niyo lahat, kusa silang bumabalik. Ibinabalik sila sa iba't ibang lahi ng form. At ito ay minsan hindi mo kailangan bilhin. Ito ay nireregalo lang sa'yo. Kaya mas maswerte yung mga ganon. Kaya sa panahon ngayon, alam niyo na.
Magbigay kayo ng mga bagay na alam nyo magagamit ng inyong mga mahal sa buhay na mapoprotektahan ang kanilang katawan, ang kanilang pagkatao, at magdadala sa kanila ng mas maraming gabay at swerte. Ayan, okay. Maraming salamat sa ating supermarket. At syempre, sa ilang minuto natin, ayan, ang iyong huling mensahe. Lalo na sa ating mga sundalo. Sa ating mga nagagwapuhang mga sundalo at mga kapulisan, iba't ibang panig ng Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga OFW. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo at sa ating mga kababayan at mga kaibigan o kahit mga tayuhan na nanonood sa atin sa ating programa. Thank you very much. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming programa. Naway patuloy namin kayong mabigyan ng serbisyong totoo. Ayan, serbisyong totoo ng katropa. BWDD, ang buhay OFW ngayon, kasama si Tita Terry Alpha. Ito po si Miss Money Magnet. Always be the magnet of the universe. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat sa ating partner, ano? Alam niyo po malaking pasalamat natin kasi talagang nagbibigay siya ng oras para sa ating programa para makatulong bilang life coach, aba, at iba ang talent niyan. At talaga naman, pag kayo nagpa-life coach, makikita niyo naman talaga yung success ng inyong mga negosyo. Marami na po pagpapatuloy si Miss Money Magnet na nagbigay ng advice ngayon po mga kilala na po mga business. Ayan! At siyempre po, pansamantala tayo magpapaalam. Miss Money Magnet, paalam ka! Maraming salamat po. Muli, magkita-kita po tayo tuwing araw ng Biyernes, alas 5 ng hapon sa Virtual TV, Facebook Live, ang Buhay OFW ngayon. At tuwing araw ng Miyerkules, Wednesday po yan, ha. It's every Wednesday. Sana matranslate natin ang 6 to 7 o'clock in the evening. And sobrang maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, thank you so much sa ating mga kaibigan, thank you sa ating mga sundalo, at sa mga OFW, mga taga-BOS. Pasamantala po kami magpapaalam. Ito po si Terry Alpha para sa programang Buhay OFW. At iba pa. Maraming salamat.